Hello mga ka-crypto, welcome back. Sagutin nga lang natin yung tanong ng isang ka-crypto natin. Sabi niya dito, papasalamat siya sa ginawa nating review about Chirpley before at nagtatanong siya na kung saan bibili ang token at saan ito na-stake. So, ang example na ito, ang gagamitin natin ay yung Chirpley, pero this will work with every other coin or token na gusto nyong titingnan or gusto nyong ma-research kung saan nyo bibili o saan kayo mag-stake. Sa karamihan ng token na nakikita ninyo, almost lahat ay naka-list na doon sa coin market cap o kaya doon sa coin gecko. Kaya kung puntahan nyo itong coin market cap, i-type nyo lang yung gusto nyo i-type na hanapin. Like say for this example, Chirpley. So yan ang tinitingnan natin, Chirp. At ingatan nyo din kasi kung minsan maramarami silang mga ibang almost magkaparehas ang pangalan. At sa example natin ay talagang tinitingnan natin ay Chirpley. So ito ay ang tama. And yan ang coin market cap. It's the same thing with CoinGecko. Pagpuntahan nyo ang website ng CoinGecko, i-search nyo lang yung Chirp or Chirpley at lalabas ang Chirpley. So, yan po ang paano nyo hanapin kung saan talaga ang Chirpley o yung mga mas legit na mga information nila. Ang gamitin natin ay itong coin market cap. Kasi yun ang palaging gamit ko, coin market cap. At kung titingnan mo kung saan mo bibilhin o saan mo mabibili ang mga token o ang token na gusto mo, for this example at Chirpley, puntahan mo lang dito sa, kung makita nyo dito sa overview, tapos my markets, historical data, at i-click nyo sa markets, makikita nyo kung saan nyo mabibili. So, mabibili mo ang Chirpley sa pancake swap o kaya sa exchange na ByBit. O sa Mixi o kaya sa other DEX na FSWAP ng BSC. At ang Chirpley na ito ay contract nila is nasa BNB Smart Chain. So, that's a BIP20 smart contract. And for this example, puntahan natin itong FSWAP para makita natin kung paano natin bibili. Punta ka doon sa link nila. Hopefully, it will direct us to the website, which is, meron naman silang link. So, alam natin na this is a legit site kasi kinuha natin ang information sa CoinMarketCap. So, puntahan natin ang website nila. At yan po ang website nila. Kung i-connect nyo yung wallet nyo, which is MetaMask or Trust Wallet, it's up to you. Pero sa example na ito, huwag mo muna natin ikakabit. So, puntahan natin sa exchange at punta tayo dito sa swap. At because this is a BNB chain, either gamitin mo ang BNB or guys, sa akin, I always use the BUSD kasi yun ang palaging meron sa stablecoin ko. We click on BUSD token, tapos yung bibilhin natin na token na Chirpley. So, that's it. Sabi dito, Chirpley token. At kung gusto mong bibili, just click on how many dollars you want to buy. At yung katumbas niya, and then just click swap at mapupunta sa wallet nyo. At kung ang gusto nyo naman na puntahan o kaya ang palaging gamit nyo ay mga exchanges like ByBit o kaya yung Mixi, the same thing as spot trading. Kaya ganun ang gawin ninyo. So ganyan po paano tingnan kung saan nabibili ang mga tokens na gusto nyong tingnan. Ang unang-unang pupuntahan ninyo ay yung is either coin market cap o kaya itong coin gecko kasi sila naman ang mga legit na naglilist ng mga tokens. Kung wala naman dito sa coin gecko sa Chirpley, that means it's not listed by them yet. At ang ibig sabihin nun ay napakabago pa yung token na hinahanap ninyo. And the best way of doing that ay puntahan nyo na lang yung website ng mismong project na tinitingnan nyo ng token nila. But with this example, puntahan natin yung website nila para makita natin kung saan tayo pwedeng mag-stake. At the same platform na napagtingnan natin ang token na ito at ang information ng token na ito ay syempre sa CoinMarketCap pa rin. At tingnan natin dito sa community nila. We can click on their website, which is sa may website nila. No, we can click straight away to their website link, which is chirpley.ai. Kung makikita ninyo dito sa website nila, andito lahat yung siyempre gusto nyong tingnan. Ang vision mission nila, platform nila, launch application, yung app nila, o kaya dito naman staking. So, click natin yung staking nito and it will direct us to the staking platform. So, ang staking nila ay hindi mismo sa platform nila.
It's on a platform called tokensfarm.com. Kung makikita ninyo dito, it will direct us straight away from their website. At i-click mong staking, ipupunta ka agad sa staking platform nila. And obviously, this is a DEX, so you need to connect your wallet. So if you click on connect on wallet, pwede kang i-connect yung Brave wallet mo, wallet connect, o yung mga ibang wallet na gusto mong may connect. And this one, click show mo, meron MetaMask at Math wallet. Fortunately, walang trust wallet. Anyway, kung ma-connect nyo yan, at nasa BNB chain kayo, lalabas ang mga APYs ng mga ibang pakulo nila. So at the moment, merong sabi dito is currently at 18.78% APY, which is that is yearly. At pag i-click mo dito, ipakita nila kung ano ang rewards ng daily, which is 0.05, weekly, monthly, at syempre yearly, which is 18.78. Ang ayaw ko lang kasi dito, kaya hindi ako nag-i-stake ay itong mga different type of programs nila. You have to lock it up. Well, not actually lock it up. Kasi sabi dito, you can withdraw anytime. Sabi dito, 180 days program duration. At ito naman is last day to earn APY is on June 5th, 2023. So, pwede mong ma-lock up yung token mo hanggang dito sa pakatapusan ng lock up nila, o kaya 50 days lang. When this said, tokens can be deposited and withdrawn at any time, which means, totoo naman, kung hindi mo natapos yung 180 days na lock up mo, kaya yung 50 days, at gusto mo nang hugutin, pwede naman yun, ibibigay sa'yo yung na-lock up mo. Ang problema lang, hindi mo makukuha yung naipon na reward mo, so sayang din. So kung gawin mo ito, at least nakasave ka naman, kaya pwede mong mahugot agad. So I don't think there's a harm in doing it, kasi pag in-stake mo ito ng 180 days, tapos hindi mo talaga huhugutin, after 180 days, makukuha mo yung reward mo. As I said, pag hinugot mo agad without finishing the program duration, that means hindi mo makukuha yung percentage na APY mo. Pero just don't take my word for it. I want you to research it. Kaya meron naman silang mga information dito kung paano talaga itong mga programs nila. So you just have to research it. Pero I did real research before at yun ang nakita ko, talagang hindi lock up. Pero pag hinugot mo ito before the program duration, hindi mo makukuha yung reward mo. So ganyan po ang pagtingin kung paano nyo mabibili yung token at kung paano nyo makikita kung saan nyo mai-stake yung tokens na bibilhin ninyo. Hanggang dito na lang po muna mga ka-crypto. Until next time.